Pagdating sa basketball, ay meron ngang mga average players, mga all-stars at mga superstars. Meron din namang mga overrated players, lalong merong mga underrated players. Isa na nga sa mga pag-uusapan nating underrated player, ang do-it-all forward na si Shawn Anthony. Bakit nga ba lagi itong pinagpapasapasahan ng mga PBA teams? Ay yung type of play naman nito, no nonsense, basketball lang talaga. Ito yung pwede mong ihilera kina Rudy Hatfield at Mark Pingris pagdating sa hustle and energy sa loob ng court. Tsaka bakit parang hindi ganun na ibibigay ang appreciation at recognition na sobra sanang deserve nito? Ano ang dahilan bakit lagi itong naititrade? Tara, pag-usapan natin ang kwento ng isang journeyman na naging Defensive Player of the Year. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay pakihit naman ang subscribe button pati na din ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Si Shawn Michael D. Anthony ay pinanganak noong January 26, 1986 sa Vancouver, Canada. College days pa lang nito ay kilala na ito bilang isang defensive stopper at slasher na player. Naimbitahan din ito noon sa Smart Gilas ni Coach Rico Toroman, pero mas pinili nga nito magpa-draft sa PBA. Drafted 6th overall ng Air 21 Express noong 2010 si Shawn Anthony. Siya nga lang ata ang magandang nangyari sa draft class na ito dahil karamihan ng mga kasabay nito ay kung wala na sa PBA ay hindi na ganun ka-significant sa liga. Na-draft man ng Air 21 Express ay na-trade naman agad ito sa Powerade Tigers sa mismong draft day. Nagpakita naman ito ng flashes kung gaano ito kagaling nung maging MVP ito sa rookie sophomore blitz game noong rookie year niya na yon. Napasama din ito sa PBA All-Rookie Team noong 2011. Maganda ang naging performance nito sa Powerade at siya kasama nila Marshall Lassiter, JV Casio at Gary David ay umukit ng history na nagpatumba sa number 1 team na BMEG Liamados noong 2011. Pero after nga ng dalawang season sa Powerade ay na-ship na ito sa Baraco Bull Energy Cola kapalit ni Aldrich Ramos. Isang season lang ang lumipas ay napunta naman ito sa TNT kapalit ni Jared Dillinger. Bago naman matapos ang 2013 at 2014 PBA Philippine Cup Elimination Round ay tama, na-trade ulit pabalik ng Air 21 Express kapalit si KG Canaleta. September 12, 2014, sa ikalimang pagkakataon ay na-trade na naman si Shawn Anthony, this time sa Meralco Bolts naman ang stopover nito. Makalipas ang isang taon ay napunta naman ito sa NLEX Road Warriors. Grabe no, nung mga time na to ay masasabi kong above average type na player si Shawn Anthony. Shawn Anthony na ipamalas pa din ang kanyang brand of basketball. Naging malaking dahilan nga ito upang ma-record ng Northport ang pinakamaraming panalo nito at pinakamataas na percentage sa history ng prangkisa ng Northport. Patunay nga ng magandang showing ni Shawn Anthony ay nang maging third placer ito sa statistical race para sa MVP award na napanalunan nga ni Junmar Fajardo. Ngayon nga ay nakukuha na ni Shawn Anthony ang matagal na nitong inaantay na appreciation at recognition nang nirewardan ito ng 2-year maximum contract ng Northport. Patuloy naman ang pag-usbong ni Shawn Anthony nang mag-average ito last season ng 16.4 points, 7.6 rebounds, 3.8 assists at 2.4 steals at kasama na yung mga ginagawa nito na hindi mo makikita sa mga stats pero sobrang laking tulong para sa Northport Batang Pier. Just this year ay patuloy ang pagkilala kay Anthony ng pangalanan itong Defensive Player of the Year para sa 2019 season. Kasunod ito ng pagsama sa kanya sa Mythical First Team at All Defensive Team sa nakalipas lang na PBA Awards. Ilang beses mang nasnab sa mga All-Star Selections ay sa wakas ngayon nakakakuha na siya ng mga personal na awards pero iginiit niya
ni Sean Anthony na championship at championship pa rin ang habol nito, hindi lang para sa kanya kundi sa koponan niya. Masasabi ko na ngayon ay inaani na ni Sean Anthony lahat ng nangyayari sa kanya, dahil kahit ano pa mang happenings noon ay hindi ito nagpatinag. Ginagawa niya pa din ang trabaho niya sa angmang team mapunta ito. And sa nangyayaring development ng Northport ngayon with Robert Bolick, Christian Stand Hardinger, and Sean Manganti, ay may chance na uli silang ipagpatuloy ang quest para sa inaasam-asam na kampyonato sa PBA. At yan nga ang kwento na isang journeyman na nakahanap na ng kanyang team at nailabas na ng tuluyan ang kanyang totoong laro at unti-unti na ngayong nakikilala at kinikilala ng liga. Salamat sa panonood, mga kadribol. Ito nga ang Basketball Ace, at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!